atin po babasahin ngayon ay yun din po na pinagbulayan natin ng Hebes ang Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 11-7. Pwede rin itong sundan sa itong Biblia. Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila lumakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damo. At nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nagipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti na rin po kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng tatlong tolda, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Wala rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya." Naway ilagdag ng Diyos ang kanyang pagpapalag sa pagkabasa sa kanyang salita. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pangaral at ang tema po ng ating pangaral ngayon ay ang patutuan ng Diyos. At ito po ay may pamagat na ipinag-operate ng kanyang mga tao. Bilang introduction, naging bisita ni Karen Davila kamakailan si Annie Marcos sa kanyang talk show sa ENC. Inungkat ng kapatid ng Pangulo na si Amy ang patutuon noon ni Karen na kapag nanalo si BBM ay magma-migrate ito sa Amerika. Ang statement nito ay nagbibigay ng assurance o katiyakan ng katotohanan na hindi mananalo si BBM ayon sa paniniwala ni Karen Davila. Kaya tinatawag natin ito patutuo. Ngunit, nauwi ito sa false assurance. Kaya naman, masasabi natin na gaano man katiyak ang isang tao sa kanyang sariling patotoo, ito ay hindi nangangulugan na ganun nga iyon. Hindi niya nagawang tindigan ang kanyang assertion. Dapat sana ay nag-apologize na lang si Karen, pero hindi naman niya ginawa. So, in regards to that, ang tangi lang na mapangahawakan ng sinuman na patotoo ay ang patotoo na nanggagaling sa Diyos. Muli ay titignan natin, bigyan natin ng emphasis yung mga talata na binasa natin dito. Sa verse 1 ay ating nasaksihan na ang kasama ng Panginoon ay tatlo lamang at sila ay tinatawag sa Galatia, Galatians chapter 1 na inabanggit siya ni Apostle Paul na itong tatlong ito ay kinilala bilang mga pangunahing haligi ng Iglesia. Si Pedro, Santiago at si Juan na merong mga very significant na mga papel na ginagampanan sa pag-uumpisa ng Iglesia ng Panginoon. Itong si Juan, siya yung magtatapos ng kapahayagan ng Panginoon sa Kristo. At maging si Pedro ay meron din siyang ginawa or mga pangyayari sa unang panahon ng Iglesia na essential din naman na kakaiba sa mga iba pang mga alagad. Whereas kung naman si Santiago ay ito yung parang wala tayo masyado na nakita
na essential na naisulat, of course lahat naman sila ay naging mga saksi ng Panginoon. Tatlo nga sila bilang saksi ng Panginoon. Pero sa tala, wala naman tayong masyadong nakita kay Santiago. So parang medyo poor. So parang pinapakita rito ang tatlong klase din ng mga mananampalataya, pero sa Panginoon ay nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya at masilayan ang Kanyang kaluwalhatian. Nagbagong anyo ang Panginoon sa harap nila. At yung pagbabagong anyo, tinatawag natin na yung transfiguration. Pero sa Greek, ay ito ay metamorphosis ang ginamit dyan na verb. Nagliwanag ang Kanyang mukha na parang araw. At pumuti ang Kanyang mga damit na gaya ng busila ng liwanag. At isang nakamamangha dyan ay nagpakita sa kanila si Moises at si Elias, samantalang ang mga ito ay mga matagal nang yumao. At si sa lumang tipan, si Moises ay mga around, sabihin natin ay 1,300 BC kanya, nag-iwal siya. Si Elias, na propeta. So, si Moises, si Moises ay propeta rin naman, pero mas typical siya at mas kilala siya sa bilang pinagbigyan ng kautusan. So, parang siya yung nagre-represent ng kautusan, at si Elias naman ay nagre-represent ng mga propeta. So, ganyan din ang tawag sa mga baral na kasulatan na lumatipan, yung the laws and the prophets. Doon sa sinabi ni Pedro sa ating Panginoon Jesus, Panginoon, mabuti para sa amin na kami narito. Kung ibig mo, gagawa kami rito ng tatlong kubol. Ay sinasabi doon sa Marcos 9, pati sa Lucas 9, na ito yung nasabi ni Pedro, na dahil hindi niya alam ang kanyang sinasabi, ika nga. Dahil mga siya sa pangyayari ngayon, na nakita ang luwalhati ng Panginoon Jesus Kristo. At sa verse 5, habang nagsasalita pa siya, narito, nililiman sila ng isang maningning na ulap. Ang ulap, mga kapatid, ay nagpapahiwatig ito ng presensya ng Diyos. And more specifically, ay ng Ama. Kaya dito, mapansin natin, doon sa mga ulap, may nagsalita. Di ba sa Old Testament, ay ang Israel, nung sila nasa wilderness, nung pinalaya sila ng Diyos sa pagkaalipin, sila ay nag-guide sa kanila ay haliging ulap. Yun ang presensya ng Panginoong Diyos. So, nandito din ang presence na ng Ama noong panahon na yon para ipakilala niya ang Panginoon sa Kristo bilang ang kanyang beloved son, the beloved son. Hear him. So, nang marunong dito ng mga lagad, napasubsob sila sa lupa, at sila'y lubhang natakot. Lumapit si Jesus at hinipo niya sila. Sinabi niya, tumayo kayo at huwag kayong matakot. So, ito ay nagpapakita rin na ang Panginoon sa Kristo ay nandyan at comforter natin. Isa ito sa gawain ng Panginoon ang mag-comfort sa panahon na tayo ay nakakaramdam ng mga pangamba, pagkabahala o pagkatakot sa buhay na ito. At nang tumingin sila sa paligid, wala silang ibang nakita, kundi Jesus lamang. Only Jesus. So doon lang titingin kay Jesus. Wala nang iba. Yan ang tinuturo nito sa atin. Habang bumababa sila sa bundok, iniutos sa kanan ni Jesus na sinabi, huwag niyong sabihin kanino man ang pangitan ito hanggang sa muling mabuhay mula sa mga patay ang anak ng tao. At yan ang sinaksihan na isinulat nila iyan. Ito yung napaka-marvelous na karanasan nila na ang Panginoong Jesucristo ay nagpakilala sa kanila. Sinasaksihan na nila ngayon ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo na isang bagay na hindi nila sukat kalahin na yung kasama pala nila ay mismo ang Diyos. Ngayon, itong pinagkuhanan natin, Ebanghelyo ni Mateo, ay nahati niya sa apat
Pero it's all about the King. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. He is the King. The King of all kings. And He must be the King of our hearts. Kaya ng tema niyan, yung pagiging hari ng Panginoon sa Kristo. Sa unang dalawang bahagi, His identity, Israel's promised King, yan ang pinatutunayan ngayon ni Mateo sa mga Israelita, na yung kanilang inaasahan, na sinasabi sa lumang tipan na may hari na darating, ay si Jesucristo na pala yun. Pero as the King, His destiny is to be crucified. Ang scope nito ay teaching the vast multitudes, and pangalawa, teaching the 12. So mayroong specific na pagtuturo sa mga alagad. Nandiyan din ang location sa different ministry ng Panginoon. Meron siyang approximately 3 locations na nagministero siya. Sa Galilee, sa Judea, sa Perea. At yun din reaksyon, pinapakita rin ito yung reaksyon sa Ebanghelyo ni Mateo. Merong increased popularity, pero nung malapit na siya na magsasakripisyo, nandiyan na yung increased hostility sa kanya ng mga tao. So ang theme, Jesus the King, Israel's long-awaited Messiah. At si Jesucristo ay pinapakita, pinapakilala sa Ebanghelyo ni Mateo bilang the Messiah who fulfills the prophecies, the promises, the times, and expectations of the Old Testament Scriptures. Kaya magkakaroon ka ng conclusion na the whole Scriptures, ang buong Biblia, is all about the Lord Jesus Christ. Hindi ito po pwedeng may maitaas pa rito na iba bukod sa Kanya. May maitaas pang tao o sabihin natin leader ng reliyon. Hindi po pwedeng nakasulat sa Biblia si Muhammad bilang propeta na dapat kilalanin. Hindi pwedeng nakasulat si Banalo sa Biblia bilang sugo ng Diyos sa huling araw. Hindi pwedeng nakasulat sa Biblia si Soriano na sinasabi sa Proverbs 8 na siya daw yung mahirap na matalinong pantas na nagdigtas doon sa kanyang mga kababayan. Eh, binabanggit ko ito kasi marami mga talatang kinukuha ang mga leader ng mga reliyon na yung mga talatang yon ang kinatuparan ng ating Panginoon Jesucristo. Kumukuha sila sa Old Testament na mga prophets sa Panginoon. Nasabihin sila yung kinatuparan, kaya sila yung natasan na magtayo ng iglesia or buhayin ang namatay na iglesia sa panahon natin, yung mga panluloko nila. Kaya nagkakaroon sila ng usurpation. Yung para sa Panginoon sa Kristo, inaangkin nila. So ang bahagi nito ay naglalahad sa atin kay Kristo bilang ang hari sa kanyang taglay na kalalatian. Ang pangyayari na tinatawag natin ang pagbabagong anyo ay naghahayag ng 4 na aspeto ng luwalhati ng hari sa Jesucristo. Ano yung 4 na aspeto na yan? Yung kaluwalhatian ng kanyang persona. Ito lang ang tanging panahon na inihayag ni Jesus ang kanyang luwalhati. He was transfigured or metamorphosis. Pag sinabi natin metamorphosis, it is a change on the outside that comes from the inside. Hindi ito kagaya ng, di ba, yung radiance of glory, yung kaningningan. Pwedeng na merong galing sa labas, kagaya ng araw, di ba? Yung ningning ng buwan ay dahil lamang sa nangihiram sa araw. Kaya may ningning ang buwan. Walang ningning ang buwan sa kanyang sarili, hindi siya nakapaglalabas ng ningning. Ganyan ang kabaliktaran. Sa ating Panginoon sa Kristo, hindi yung luwalhati mula sa nagagaling sa Ama at siya'y nasisinagan lamang, kundi meron siyang taglay na luwalhati mismo para sa kanyang sarili, na yun yung nakita ng mga alagad. Kaya nga doon sa Hebrews chapter 1 verse 3, sinasabi doon, the Son is the radiance of God's glory
and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purifications for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So ang anak, hindi siya parang kagaya ng buwan lamang at yung ama ay araw, kundi ang sabi, exact representation of the being of God. The very imprint of God's nature or God's being or the very person of God. At sinasabi natin God, of course, yung Father ang tinutukoy natin. Dahil pinapakita natin yung dalawang persons. Actually, kaya minsan nahirapan yung iba na tanggapin yung three persons and yet naniniwala merong tatlo na kinikilala bilang Diyos. Ay dahil nga yung persons kasi ginagamit sa tao. Pero sa atin, loose sense natin ginagamit yung person. It means para sa atin, may kanya-kanya silang kaangkinan. They have their own mind, they have their own will, they have their own, sabi natin, emotions, they have their own personalities. Pero, isa lang talaga sila. At ang Panginoon sa Kristo ay yung Diyos pwede mo makita. Dahil ang larawan ng Diyos ay mismo ang ating Panginoon Hesus Kristo. So, hindi sila dalawa, sila ay isa lamang. Isang misteryo ng pagka-Diyos. At yung eksena ng yon, ano? Yung 'di ba, naging success si Juan doon sa Mount Hermon daw yun. Hindi naman nakatitiyak kung saan talaga yon. Wala exact locations kung saan yung transfiguration. Pero yun ay nasa Galilee po yun. Kaya nung sumusulat si Juan, ito yung nasa isipan niya. Buhay na buhay sa kanyang isipan yung pangyayari na yun. Kaya sabi niya, naging tawang salita at nanirahan sa piling namin, nakita namin ang kalulatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng ama. Napansin niyo sinabi niya, nakita namin ang kalulatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng ama. Siya ay puspos ng kagandahan mo at kapunan. At dahil sa kanyang tinapos na gawa, di ba, na-hide kasi yung kanyang glory, di ba? Nakita siya as plain and simple bilang isang tao. Pero tinanggap niya muli ang luwalhating iyon at ibinahagi sa atin. Kagaya nga nung kanina, yung paksain ni kapatid ni Andrew, isa sa communicable attribute ng Diyos is His glory. Ibig sabihin, na isishare niya, na itatawid niya sa mga tao. Specifically, of course, sa mga mananampalataya. Kaya sabi rito, nung nag-uusap yung mag-ama, nananalangin ang Panginoong Hesus sa kanyang ama, ang sabi doon, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalulatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Dahil sa kanyang tinapos na gawa, tinanggap niya muli ang luwalhatiang at binahagi sa atin, at ito po yung talata sa verse 22. Ibinigay ko na sa kanila ang kalulatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na isa. So mayroong glory pala na tinataglay ang mga mananampalataya. Eh kailan ba ito nangyayari? Ito po ay nangyayari sa pagsusuko ng ating mga sarili sa Diyos. Kaya nga, ang sabi dito sa Roma 12, 1 hanggang 2, ito yung pinasasabi sa atin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang abag ng Diyos sa atin, ako'y naikiusap sa inyo, naialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayos sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. So, sa mga tao, makikita ba ng tao yung luwalhati ng mga anak ng Diyos? Opo,
Kasi ito yung manifestation. Sabi sa dulong talata ng 2, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti. So ito yung evidence ng nasa atin yung glory. Nakagawa tayo ng mabuti, mga kalugod-lugod, at ganap na kalugoban ng Diyos. Sa pangtalata, itong sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto sa 3:18, ang sabi doon, at ngayon naalis na ang kalukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalulatian ng Panginoon. You see? At ang kalulatian iyan, na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang atas ng kalulatian hanggang tayo maging kalangarap. Kaya patunay na nasa iyong glory ng Lord, ikaw ay binibago. At yan ay magiging obvious, ha? Sa mga tao, makikita nila yan. Isang patunay, eh kumakailan lamang. O, basahin natin ito, no? Sa pagsulong ng Senate Bill number 2252, bilang binigyang tugay ni Gatchalian ang mga simbahang Baptist para sa pagtataguyod sa academic at moral excellence sa pamagitan ng pagpatag ng mga Christian schools. May 1,200 mga paaralan mula preschool hanggang high school ang kinapatakbo ng mga Baptist churches sa bansa. Nakilala ang mga Baptist sa kanilang pakikilahok sa ating mga komunidad sa pamagitan ng pagtatag ng mga paaralan at mga ospital at sa kanilang pagbibigay ng kinakailangang tulong sa mga komunidad na apektado ng mga kalamidad na nagkatsalyan. Bilang paikisa sa ating mga kapatid kay Kristo mula sa mga simbahang Baptist at bilang pagkilala sa kanilang natatanging kontribusyon sa ating lipunan at sa ating buhay bilang isang bansa. Pabor ako sa panukalang batas na ito, dagdag ng bayan ng Gatchalian. Ano po yung sinasabi niyang panukalang batas? Ito na po yun. Ito na yung balita kapakailan. Noong Mayo 30, inilabas ito no, sa press release. Congress Oakes Declaration of January 16 as National Baptist Day to recognize the important contribution of the Baptists in nation building. The state shall promote the observance of the second Thursday of January of every year as National Baptist Day and proclaim the same as a special working holiday. For over 120 years, Baptist churches have gone beyond spreading the word of God. They have been a force for good in a society that has embraced and respected Christ's faith. You see? Kaya we must rejoice to the Lord sa dahil ito nakikita yung luwalhati ng Panginoon sa ating mga buhay. Ewan ko lang ang sasabihin ng mga kulto ngayon na nare-recognize na, di ba? Hindi naman ito sa atin, ito ay sa Diyos. I mean, nagpapakita lang na ang Panginoong Diyos ay kumikilo sa ating mga buhay at hindi ito madi-deny ng sino pa man. Bagkos ito nga nare-recognize na. Pangalawa, ang kalulatian ng kanyang kaharian. Ito ang katuparan sa sinabi niya sa mga disipulo. Ang sabi sa Mateo 16:28, tandaan ninyo, may ilan sa inyong narito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Kung minsan napagkakamalian nila ito, na merong daw ilang tao na hanggang ngayon buhay pa no, sa panahon ng Panginoon sa Kristo. Kasi lalo mang dispensationalist, ganun lang po pwede maging conclusion nila. No? Otherwise, kung hindi, eh lalabas sa sinungaling ng Panginoon. Bakit? Kasi para sa kanila, hindi pa hari ang Panginoon sa Kristo. Hindi pa nagahari. Eh sa atin, eh nagahari na ang Panginoon. Yeah. Ang tinutukoy niya na yung hindi, sabi, may ilang sa inyong nato na hindi mamatay hanggang hindi nila nakikita anak na tao na dumarating bilang hari. Ito yung sa kanyang transfiguration. Yun na yun, nakita na nila yung hari who is none other than God himself. Siya yung hari na dumarating taglay ang kanyang kalulatian. Nakita ng tatlo. Kaya tinutukoy niya sa Matthew 16:28,
yung tatlo na ginawa niyang saksi. So mahalaga ang presensya din ni Moises ano? At Elias dahil kinakatawa nila ang kautusan at mga propeta. Ang propesya ng Lumang Tipan tungkol sa pangakong kaharian ng Diyos ay tiyak na matatag. At pangatlo, ang kalunatian ng kanyang krus. So kinakailangan matutunan ng mga alagad na ang pagdurusa at luwalhati ay dumarating na magkasama. Ito ang tiyak na natutunan ni Pedro nung sinulat niya ito. Ang sabi niya, ito'y dapat ninyo ikagalang kahit na maaaring magnanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling ko. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilahin at pararangalan sa araw ng mahayag sa Yesu Kristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin niyo siya nakita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapo na sa inyong puso ang kagalakan, di kaya ilagawan sa salita. Gaya nung nasabi ko sa inyo, nakaraang linggo, di ba? Nakaranas tayo ng mga kahirapan, nakaranas tayo ng mga pagsubok, pero sabi dyan, maikli pa lang lang yan. Kasi yan ay mahalaga para sa pagdalisay. Pinipurify yung iyong faith. Sabi rito sa 2 Peter 1:15, sabi, more, si Pedro na salita rito, moreover, I will endeavor that you may be able after my decease to have these things always in remembrance. So, sabi niya, pag ako ay, yung decease dito, departure, pag ako imalis na, ay ang mga bagay na sinabi niya, ay maalala nila. Pero gusto ko nang ipapansin sa inyo, yung decease, ang ginamit na Greek word dyan ay, ano, exodus, no? Sa, dito, makikita mo yung exodon, galing sa word na exodus, na ibig sabihin ay departure. Ito po ay ginamit siya sa pagtukoy sa kanyang nalapit na kamatayan. Dahil para sa isang mananampalataya, ang kamatayan ay isang exodus. Isang pagpapawala mula sa pagkaalipin ng buhay na ito tungo sa maluwalhating kalayaan ng buhay sa kalangitan. Naranasan ng Panginoon sa Kristo, maranasan din natin. Ang kaluwalhatian ng kanyang pagkapasako, ang pagbabangan nyo ay paraan din ng Diyos ng pagtuturo kay Pedro na naluluwalhati si Jesus kapag tinatakdikuran natin ang ating mga sarili at binubuhat ang ating krus at sumusunod sa Kanya. Ngayon, yung pahayag ni Moises tungkol sa isang propetang darating doon sa Deuteronomy ay ganito. Sabi niya sa mga Israelita, sa halip magpapadala sa inyo ang Panginoon na inyong Diyos ng isang propeta na mula sa inyo at kadugo ninyo tulad ko at kailangan makinig kayo sa Kanya sapagkat ito ang hinihingi ninyo sa Panginoon na inyong Diyos na magtipotero ang sahuret. Sinabi ninyo sa Panginoon, huwag niyong ipalik sa amin ang boses ninyo o ipakita ang naglalagablab na apoy dahil baka mamatay kami. Kaya sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang hinihingi. Magpapatala ako sa kanila ng isang propeta na mula sa kanila at kadugo nila tulad mo. Ipapasabi ko sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila. Parurusahan ko ang sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na sinasabi ng propeta na ito sa pamamagitan ng aking pangako. Yan, yung pangako, pero mahabang panahon pala, no? Bago matupad yan. Kaya, ito na rin ang isang dahilan ng pagpapakita ni Moises na siya mismo rin ay sumasaksi. Nagpapatunay doon sa kanyang sinabi na kapahayagan ng Diyos na mayroong isang propeta na kagaya niya na magagaling din sa lahi nila na dapat pakinggan. Dahil ang sino mang hindi makikinig doon, kaya sabi mo, ang ama nagsaksi din sa anak niya. Hear him. Siyang inyong pakinggan or pakinggan niyo siya. Bakit napakahalaga yung kautusan na yon na
pakinggan niyo siya kasi pag di mo sinunod, yung sinabi ng Diyos mismo, sabi sa 19, parusahan ko. Kaya may tiyak na kaparusahan sa mga tao na hindi nakikinig sa ating Panginoon Jesucristo. At yung pangyayari na yon na isang propetang darating, pinagtibay po yun ng tatlong saksi, at yan kasi ang hinihingi ng kautusan na para mapagtibay ay kailangan may tatlong saksi. At subalit, higit sa lahat ng patotoo, ay yung patotoo mismo ng Diyos, di ba? Nagpatotoo itong tatlong saksi, nagpatotoo si itong presensya ni Moises at ni Elijah ay pagpapatotoo ng bagay na ito. Merong higit sa lahat ng pagpapatotoo ay yung sa Diyos. Kaya sabi nga sa unang 1:5-9 ay ganito. Kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit natin dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos. At ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patotoo ito sa kanilang puso. Ang sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos kapagkat hindi siya naniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Kaya napakahalaga mga kapatid ang maging isang Kristiyano, ang maging isang mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil yung mga tao na hindi Kristiyano ay pinapalabas nila sinungaling ng Diyos. Di ba napakatindi ng implikasyon sa isang tao hindi Kristiyano? At ang mensahe ay tinatanggap ng mga mananampalataya ang patotoo ng Diyos Ama tungkol sa kanyang anak. Ang pag-aangin ng Diyos kay Jesus bilang ang kanyang anak, pasilin mo, ang kanyang anak, ay nagbubukod sa anak bilang siya lang. Kaya nga, sinasabi natin, He is one and the same with God. He is the same as God. Kaya, isang malinaw na edukasyon ito sa pagiging Diyos ng anak ng Diyos. Ito ang kahulugan ng patotoo sa kanya bilang ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Sabi sa atin sa Colossians, o sa Tagalog, Colossians 1:15-17, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya, si Kristo daw, ang may kapangyarihan sa lahat ng likha. Sapagkat sa pamagitan niya, sa pamagitan ni Kristo, kasi siya yung pagsalin ko eh. Sapagkat sa pamagitan niya, at para sa kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita, pati rin ang dinakita. Katulad ng mga espiritu na gahari at namamahala, mga espiritu na mumuno at may kapangyarihan. Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. At sa pamagitan niya, ang lahat ay nananatili nasa kaayusan. Napakalaga ng talatang ito, mga kapatid. Dahil ito ang mga talatang ito, ang higit sa lahat ng mga talata, ang nagpakita ng preeminence ng ating Panginoong Kristo. Nasa kanya nang galing ang lahat. At hindi lang sa kanya nang galing ang lahat. Kaya nananatili na umiiral ang lahat, nakikita man o hindi, ay dahil rin sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. He is the creator at nagme-maintain ng kanyang creation. Kaya ito, ito babasahin ng mga ayon sa inyo. Talatang ito. Because they deny the preeminence of the Lord Jesus Christ. Para sa kanila, Jesus Christ is a mere man. Tao lang. Taong-tao. May bahid ng pagkadusun para sa kanila. Kaya nakakahindi no, yung ang mangyayari sa kanila na nagpapagal sila, di ba? Napakasipag nila, napakasabihin natin, masigasig sa kanilang paglilingkod. May inaakala nilang kaligtasan nila, ganito pala yung kanilang kapamamahan dahil sa hindi pagkilala sa kung sino ang Panginoon sa Kristo. Ang Panginoon sa Kristo, ang anak ng Diyos. Hindi, sabi niya, kinikilala nila ang Panginoon sa Kristo bilang anak ng Diyos sa salita. Pero yung essence
ng pagiging ang anak ng Diyos. Ito yung tinuturo ko sa inyo ngayon na nakasulat sa Biblia. Ano yung essence ng pagiging ang anak ng Diyos? Ang mga mananampalataya ay sumasamba kay Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Kanina, ipinakita ko sa inyo yung Romans, hindi ko lang nabasa, Romans 8:29. Yung sa Romans 8:29 ay kaya naman sa larawan ng kanyang anak tayo binabalik ng Diyos. Diba? Kasi yung larawan ng Diyos, si Kristo yun. At ang, diba sabi sa Genesis, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ngayon, sino yung Diyos na yun? Si Kristo yun. Diba? Sapagkat si Kristo yung larawan ng Diyos. Eh ngayon, dahil sa kasalanan, nasira yung larawan na yun ni Kristo sa'yo. Kaya ngayon, ito yung objective, ibinabalik tayo sa larawan ng kanyang anak. Ngayon, saan inuudyokan ng kanyang spirito ang mananampalataya sa pagtanggap ng patutunguhan? Ito, ang mga mananampalataya ay sumasamba kay Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. So, hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi. Sabi nga sa Marcos 9:6, ito ang nasabi niya dahil hindi niya alam kung anong dapat niya sabihin sapagkat sila ay takot na takot. Subalit, ang epekto ng kanyang pananalita ay naglalagay kay Jesus na bantay kay Moises at Elias. Kaya naman, nirebook siya ng Ama, no? Nirebook siya. Yung pagtatangka ni Pedro na sinabi ng Diyos sa kanya, ito ang minamahal mong anak na siya kulubos na kinalulugdan. Pakinggan siya. So, hindi dapat ipantay. Kay Moises kasi, mga Muslim, ang Panginoong Kristo ipinantay lang kay Moises, ipinantay lang kay Elias, dahil ang Panginoong Kristo para sa kanila isa lamang propeta. Pero hindi. Hindi lang, baka magpropeta ang Panginoon, pero hindi lang siya isang propeta. At huwag mong dapat titignan na hanggang doon lamang bilang propeta lang ang Panginoong Kristo. Nagpatotoo na yung Ama. Sabi niya, ito ang minamahal kong anak. Na siya kong lubos na kinalulugdan. Kaya siya na ipapakinggan mo ngayon. Si Jesus ay natatangi. Siya ang beloved son. Narapat ng special na attention ibigay sa kanya. So he is not merely another or even better lawgiver or prophet. Jesus is the only begotten son. At malinunod, nilalagay si Jesus sa ibabaw ng kautusan at mga propeta. He is not another. So, reklamo kayo ng maraming kulto na ipinanganak ng Diyos Jesus. Dahil tutul sila na nanganganak ang Diyos. Kaya hindi nila matanggap na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Ang pagiging ang anak ng Diyos, yan ang makatwirang dahilan para sambahin si Jesus. Bakit natin sinasamba si Jesus? Sapagkat siya ang anak ng Diyos. Sinabi mismo ito ng Ama. Sabi sa Hebreo 1:6, sapagkat kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At nang isusubo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa libutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. You see, ipinakilala bilang anak. Bakit ipinakilala bilang anak? Sabi 6, dapat sambahin. So, yun ang dahilan. Kaya ang masasambahin, si Jesus dahil siya ang anak ng Diyos. Kaya doon pa lang nga eh, sa langit pa nga lang, sinasamba na siya doon. Kahit yung mga translator, ano? Kahit yung mga translator, hindi nila maiisip na ang Diyos nanganganak. Kaya, pag tingnan mo sa talata na ito, kasi lumang Tagalog itong pinagkuhanan ko, tingnan mo sa mga Bible yung Tagalog, ikaw ay, ako ay naging ama sa iyo, or ikaw ay naging anak ko ngayon. Very certain, ikaw ay aking ipinanganak, hindi mo na mababasa yan sa bagong version.
Kasi, di ba nasanay tayo, pag nanganak, pag ayun, eh kasi alam natin yung father, di ba, lalaki, no? Eh, yun sa, of course, sa physical, eh, talagang ginawa ng Panginoon na yung mga babae ang nanganak. Pero siya naman ang gumawa nun eh. So, wala ba siyang kapabilidad na manganak din? Of course, meron. Siya nga nag-create ng, ano eh, reproduction eh, no? In fact, pinanganak talaga niya ang Panginoon sa Kristo. Kaya nga tinatawag na bigatin. Walang problema pag English eh. Yung bigatin, no? Wala salitang ano, to beget, ipanganak. Kaya ginagamit, for God so loved the world that He sent His only begotten Son. Sa Tagalog, hindi mo na makikita yung bigatin eh. Sapagkat, ano? Sapagkat gano'n lang ang Panginoon ng Diyos at ipinadala niya ang kanyang buktong nata. Wala na yung bigatin doon. Kasi yung buktong, nag-iisa yun eh. The only son. Wala na yung bigatin. So you see, kahit sa paggawa ng translation sa Tagalog, iniwan na nila ang napakahalagang doktrina ito ng mga translator mismo. At mga translator, nagkakamali sila. Sa akin lang pag-translate. Ang problema nga lang, isang malaking kamalian yung kanilang ginawa. Na hindi nila inilagay sa Tagalog yung bigatin. Yan napakahalaga. Because the Son is the eternally begotten. Pinapagbagoan nyo ng ama ang anak upang eksakto natin makilala kung sino siya, kung paanong lubos na karapatan niya ang ating pagsamba. Tingnan mo dito sa isang halimbawa rito, di ba yung mga pantas, hinanap nila. Sabi niya, nagtanong sila, sabi sa verse 2. Nakita namin sila nga ng kanyang bituin, kaya naparito kami upang sa sambahin. Sino ang hinahanap nila? Yung hari ay sisilang. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung, si Kristo ang hari na dapat sambahin. Kaya ito yung hinahanap ng mga pantas. Yung hari na kanilang dapat sambahin. At sabi sa verse 10, at nang makita nilang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria, at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kalang mga kayamanan, ay inandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamamyan at mira. At palibas ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes, ay nangagsiwi sila sa kanilang sarili ng lupain sa Imordan. Buti pa itong mga pantas na ito, no? Alam nila na yung hari na yon na ipinangako ay dapat sambahin. Kanina, nabasa natin na inuutos ng Diyos doon sa langit na sambahin ng mga anghel. Dito, hindi inuutos ng Diyos, pero by conviction, alam nila yung kalooban ng Diyos. Sinamba nila yung batang Jesus. Kaya naman, anong ginawa ng Diyos sa kanila? Pinag-ingatan ng kanilang buhay. Nagbigay pa ng warning sa kanila ng Diyos. Huwag na kayong magbalik ang wika sa panaginip. O, yun yung pabor, no? Na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Nga dahil sa pagsamba nila sa anak ng Diyos, merong pag-iingat sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, dahil sumasamba ka sa anak ng Diyos, sumasamba ka kay Jesus, pinag-iingatan ka ng Panginoon. You have the divine protection of God. In a way, the church exists for the sake of worship, sabi ng isang theologian. The prime goal of Sunday school is not to teach children to be good, but to worship. The goal is to present the risen Christ in all His glory so that His children may worship Him. Sana ma-realize natin yan, no? Pag dumating ang araw, bakit ba natin itinuturo ang Panginoon Jesus? Eh, para pala
siya ay sambahin din. Mga bata pa lang, mga adulto na lang na silang sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang hamon sa iyo ay sinasamuha si Jesus bilang siya ang anak ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, ugaliin natin na pribadong sumamba regularly, araw-araw, nakasama ng panalangin at pasalamat. Sabi nga ng isang komentarista, Christians should worship publicly for some time each week among the hours of life God gives. Private worship, even on a mountain or by a lake, is good, but it is not the same as public worship. The Father told the disciples, listen to Him. Every sermon is imperfect, but in every biblical sermon, we do listen to the Lord's Word. So, it is the Father's will that we worship Him. It leads us to Jesus Christ, who is full of glory. Worship is the best response to such glory. So, di ba, nung nakita ng mga alagad, doon pala natin ang Panginoon sa Kristo. Instead na mag-worship sila sa Panginoon sa Kristo, natakot pa, no? At mag-ikod nila, magawa nila ng tolda. Hindi na nakita yung kahulugan ng glory ng Panginoon. Pero, of course, later on, nalaman nila, pinakilala sa kanila ng Holy Spirit. Kaya nga, sa mga sulat na nila, di ba, nandoon na yung essence ng glory ng Panginoon. Isang babae na nagngalang si Johnny Erickson Tada ay nagkaroon ng isang kakilakilabot na aksidente na nag-iwang sa kanya na maging quadriplegic. Hindi siya nakakilo sa katawan niya. Sa kabila ng kanyang mga physical na limitasyon, siya ay nag-isang mahusay na may akda at artista. At mahigit na 25 taon na nakalilipas, pinakasalan niya ang kanyang asawa si Ken. At para sa kanyang kasal ay binalak ng oba sa dit ng pasilyo sa kanyang dimotor na wheelchair bago ang kanyang grand entrance. Napansin niya ang dalawang nakababahalang problema. Una, ginulong niya ang kanyang magandang gown at gumawa ng malaking mantika at napulit ito. Pagkatapos, ang mga bulaklak sa kanyang kandungan ay nadulas at napunta sa pagitan ng kanyang binti at ng upuan. Siya ay napuno ng pagkabigo at pagkatapos ay biglang bumukas ang mga pinto sa auditorium at nakita niya ang kanyang asawa. Narito ang dalaming nag-alay ng kanyang pag-ibig at buhay sa kanya. Kalaunan ay sinabi ni Johnny, noong nakita ko ang mukha ni Ken, ang naisip ko lang ay siya. Lahat ng baka, ang mga taong simbahan, ang mga bulaklak na medyo nakatagilid sa aking kandungan. Ang katotohanan ng aking damit ay hindi nahuhulog ng maayos dahil ako ay nakaupo sa isang wheelchair. Ang mga marka ng grasa, ang aking gown, ang lahat ng ito walang tingkad na kulay kung ikukumpara sa mukha ng aking pagiging asawa. Kasi kung gaano niya in-admire yung kanyang mga pangasawa. Sa spiritual sphere, ganun din dapat natin tinitingnan ang Panginoon sa Kristo. Kapag nakita natin si Kristo, siya ang magiging pinakamahalaga sa atin. At nakita natin siya sa pagitan ng ating pananampalataya. Kaya nga, ang tapok, no? Ng si Kristo ang maging tapok mo ng iyong pagsamba. Siya ang gawin mong tampok ng pagsamba mo. Yan ang apila ko sa iyo, kapatid. At bilang konklusyon, ay pakinggan natin ang sinabi ng isang hindi ko lang kasi anong yung theologians, pero ito nakagandang yung sinabi niya. What really happened? Diba sa verse 6 ito ay hango sa verse 6. They saw no man save Jesus only. So ito yung kanya naging pagbubulay doon sa verse 6 na wala na sina Moses, wala na si Elias, ang Panginoon Jesus na lang. So ito naging pagbubulay niya. This was all they wanted to see for their comfort. Be not afraid. All the Savior we want, we find in Jesus only. Jesus was enough for a master.
No man could serve two masters. He was enough as their power for future life. He is enough as our reward. Eh, sana ganun din natin makita. Na ang focus natin at ang admiration, ang Panginoon sa Kristo lamang. Kaya nga, si Charles Spurgeon ay nagsabi ng ganito, "What he desired may happen, that the great object of our thoughts, motives, and acts may be Jesus only." Tayo mo na langit.